What is up mga boss? Yves here and welcome back sa ating vlog. What? Magbablog na ba talaga tayo? Or joke lang to? Or namiss ko lang mag-vlog? Woo! Daming tanong, men! Kamusta naman kayo dyan? Kung nagtataka kayo kung nasan ako, I have my new home. Actually, sa mga OG na nanonood ng ating vlogs, sa pinaka 3 months ko dito sa KSA, sa gantong room din ako unang tumira. And bakit ako nandito dito ngayon? It's because tinanggalan na kami ng housing allowance and wala kaming choice kung hindi lumipat dito sa accommodation na pinoprovide nila. What is the disadvantage kung tatanungin nyo? Oh, well, wala lang naman kaming matitipid housing allowance because dun nung nag-rent kami, sobra yung binibigay nilang allowance, so may natitipid kami and may napapanggastos ako pag nagbabakasyon. But ngayon, wala na kaming choice kundi tanggapin ang katotohanan na wala na kaming housing allowance. Anyways, okay lang din naman kasi maganda naman itong tinitira namin. May sarili akong oven, kusina, may sarili akong CR. But the problem here is, yung labahan namin is common na labahan. Kaya, yung mga labahan ko dyan ngayon, nakatambak because pagpunta ko doon kanina sa common na washing area namin, is may naglalaba. So, kailangan kong antayin na matapos yung naglalaba bago ko makapaglaba. And di ko naman dinala ang aking washing machine dito. Binenta ko na din siya. Because, as you can see, wala naman lalagyanan ng washing machine dito. Hindi kami pwede maglagay walang mga gripo or daluyan ng tubig para sa washing machine. Hindi siya ready for washing machine kasi nga meron kaming common washing room. Anyways, belated Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyong lahat. Mga boss! Mga boss! Kung tatanungin nyo ako, kamusta na ako? I'm still here. Active naman ako sa social media ko. Doon yung makikita lang yung mga kung ano-ano pinaggagawa ko sa buhay ko, mga gala and everything. So basically, lahat ng mga gamit namin ni Dad, yung mga kamay, mga kabinet, at kung ano-ano mga sala set, pinagbebenta na at pinagdi-dispose ko na lahat. By the way, 1 week pa lang ako dito, last Thursday, so bagong-bago pa lang. At nakita nyo naman, medyo maayos na siya. Kahapon lang ako talaga nag-ayos, nagligpit ng kung ano-anong kalat. Kasi kung makikita nyo to kahapon, sobrang gulo. Sa mga naka-experience na sa inyo maglipat ng bahay, alam nyo yung sinasabi ko. Ayaw na ayaw ko din maglipat ng bahay, pero no choice tayo. Kailangan nating gawin ang kailangan nating gawin. Gets nyo ba yun? Gets nyo ba yun? By the way, alam nyo na, handaan, Pasko, meron ako tinake out na relyenong bangus. Wow! And alam nyo ba kung anong gagawin ko din sa relyenong bangus na to? Gagawin ko siyang tortang relyenong bangus. Diba? So, kailangan lang siyempre, himay-himayin natin siya para magawa natin siyang torta. Mm-hmm. Para lang siyang tortang giniling, pero bangus. Ang tali-talino ko dun. Feeling ko kulang tong itlog natin eh, kaya dagdagan natin. Medyo madami-dami ang nakulimbat kong ano eh, relyenong bangus. Huwag nyo isipin na hindi masarap yung relyenong bangus. Nire-retocate ko lang, retocate. Para maiba lang ang lasa niya. As if naman mag-iiba yung lasa pag nilagyan mo ng itlog eh, no? Madadagdagan lang ng something. Ewan ko, basta, para hindi lang mukhang ulit. Actually, hinati ko siya sa dalawa because para may pagkain ako bukas na umaga. And syempre, ang ating katawan na hot sauce. At kung nagtataka kayo at napaka-weirdo ko, wala akong kanin. 2 years na po akong hindi nagsasaing. I mean, sa bahay, never akong bumili simula nang umalis si Dads.
never ako bumili ng bigas sa sarili kong bahay. So, pag nasa bahay ako, hindi ako nakakapagkanin. Puwede ka lang kung bibili ako ng kabsa, yung may mga malalaking mahabang butil ng bigas na, na naging kanin na kabsa rice. Yun, yung mga binibili yung Saudi. Basta yun na yung kabsa rice. Search nyo kung ano yun. Hindi nyo alam. Doon ako nakakain ng kanin. And since wala akong kabsa rice today, eto lang. Tortang relleno'ng bangus plus hot sauce. Nakakain. Grabe yung nagawa ng relleno'ng bangus dito. The best. Parang feeling mo yung mga nasa piyestahan ka sa Pilipinas. Wow! Nakakuha din ako ng spot ko. Okay, Google. Set timer for 30 minutes. Okay, 30 minutes. Starting. Okay, tuloy ang kain. At isa sa hindi mawawala sa aking diet at daily food ay ang yogurt. Because this is good for your health. Kaya kung ako sa inyo, mag-yogurt na din kayo. You know what? Siguro isa sa mga purpose ng isang vlog or vlogger, pag nag-iisa siya at wala siyang makausap at wala siyang magawa. Tama o tama? And maybe, kaya ako nag-start ulit ng vlog because this is one of my next chapter sa buhay ko. Who knows kung gano'ng katagal magtatagal dito. That's why I'm planning also to make a little studio here na kung saan makakapag-video ko ng... Alam niyo yung ginagawa natin dati na anong trending. So, bala ko ulit siyang buhayin and... Yun! Sana tangkilikin niyo din. I'm still on a planning stage. Nag-download ako ng mga something kung anong trending ngayong December. Siyempre, nandiyan si Catriona Gray, ang mga kung ano-anong memes natin na Bird Box, yan. Siguro makikita nyo, I will try to film today ng anong trending. So, tingnan natin kung anong kakalabasan. And, yeah, wish me luck sa gagawin kong reviving episode ng Yim's Vlog, ang anong trending. Let's go! Set alarm for 30 minutes. Okay, 5:34 PM. Setting your alarm. Mali pa rin sinabi ko, but alarm. Timer lang dapat eh. Anyways, hayaan siya mag-alarm. Galing nga pala ang trabaho, hindi lang halata kasi ang aga ng uwi namin, alas 3 eh. And by the way, itong location na tinitiran ko ngayon is nasa loob lang siya ng campus. So, para siyang campus dormitory para sa mga faculty. Actually, yun na talaga yun. Campus dormitory siya para sa mga faculty. So, ang lapit lang. Pwede ko siyang lakarin lang. But, nagsasakyan pa din ako kasi may sinusundo pa din ako somewhere 15 minutes, 10 minutes drive away na nakatira outside. So, yun, may sinusundo pa din ako. So, ayun, sa mga bago lang dito sa akin channel, kung wala kayong alam sa mga pinagsasabi ko, I'm a secretary here at Kingdom of Saudi Arabia. And 6 years na akong nag-work dito. May sasakyan nga pala ako, si Kia. Actually, hindi ko siya pinangalanan. Kia lang talaga yung tawag ko sa kanya. And, yun,
para mabayaran ko ang monthly ng aking sasakyan, may mga pasahero ako. Which is ngayon, iisa na lang ang aking pasahero. So, let's see. Dahil ang daming ang changes na nangyayari dito sa buhay ko, isa na nga tong aking paglipat dito sa campus dormitory ng mga faculty dito sa school na pinagtatrabahuan ko as a secretary. So, yun lang. Antayin ko lang matapos ang aking nilalaban. At mamamalansya din ako. Actually, ito ang isa sa mga ng pagbablog. Pag araw-araw ako magbablog or weekly or every week, ganito lang din ang mapapanood nyo. Nagluluto, maglilinis, maglalaba, and everything. Tatambay. Pag weekends kasi, usually, nasa ibang bahay ako natutulog, nakikitambay ako sa aking mga tropa. So, ayun, manonood lang kami ng movie. Actually, may pinapanood kami ngayong series na K-drama, Priest. Maganda siya, promise. Hindi pa siya tapos, pero every week, sinusubaybayan talaga namin siya. Dalawang episode kami every week. If you care, and I care to share, so, try niyong panoorin. And yeah, tapos na ako maglaba. Magtitiklop na lang. Dahil nakita niyo yung isang ano doon, dryer yun na talagang tuyo na siya, hindi mo na siya kailangan isampay. So, tiklop agad, diba? Panis! Anyways, ewan ko ano na i-vlog ko ngayong araw na ito. Pero, I hope na nakamusta ako naman kayo. And, yun lang. Gusto ko lang ipamalita sa inyo na may bagong bahay. Bagong bahay, bagong buhay. Anyway, yun lang. Nakangamusta lang. Namiss ko lang din mag-vlog at namimiss ko din mag-edit. Actually, punta kayo sa Yim's TV na page. Meron akong in-edit. Christmas party lang naman namin yun ng ano namin. Ng samahan namin dito sa KSA. So, I hope you click on the description box. E panoodin yun. Napaka-simpleng montage video lang nun. Ng kasiyahan namin nung Christmas party namin magtotropa. Anyway, yun lang. Maraming salamat and see you guys when I see you.